sa programa natin, si Tatay, hindi pinili ni Nanay. Hindi. Nanonood lang sila, araw-araw, hindi na sila makapanood ng probinsyano. Ngayon, mag-testimonya si Tatay sa karanasan niya, bakit nag-decide siya bilang isang Baptist for 68 years. Ang taas na, no? And then, maghintay lang tayo, dadami yung actual nanood natin, Tay. Si Patricia Dominga Montera. From Malaysia, nanood sa atin from Malaysia, ang layo, no? So, si Margie from Bohol, your avid fans, father, no? Salamat kayo. Si Reem EJ Idjela, watching from Brunei. So, ang layo ng mga followers natin ay, no? So, buong mundo na po yung nanood sa atin. So, ngayon si Tatay ay mag-share sa inyo ng kanyang conversion story. Just imagine, by birth na hindi Katoliko. Isa po siyang Baptist at lagi siyang nanonood, silang dalawa, si Nanay. Lagi silang nanonood. So, kailan kayo dumating dito sa Bohol, Nay? Last week. Last week sila dumating. Wednesday. Binibigyan natin sila ng adult catechism. So, sa pamagitan ni Brother Jando, para yung paglipat niya ay hindi fuerza. Hindi mo ito finersa, Nay? Hindi. Sa iyan ang kagalingong gusto. Sa iyan ang kagalingong gusto, Jod. Sa kagustuhan yan. Marami naman nag-ano sa iya, sa bahay, may pupunta mag-ano ka ng mga nang sa Kanihuba. Ah, mag-evangelize sa kanya. Oo, mag-goan, pero wala man siya mag... Pero, Iglesia ni Cristo, pero maraming mga ibang sekta na naging ganyo ni Tatay. Pero, kailan kayo nakapakinig sa programa dito sa social media? Two months pa lang? Oh, yes. Anong unang nakita ninyo, Nay, na video natin? Yung nag-blessing ka, yung nag-like hapon ka, o nag-blessing ka sa, kuhanin mo ba ka na siya, blessing ka sa bahay. Oo, niya. Ah, sa mga sacramentals, religious sacramentals, items. Tapos yung ano mo, yung blessing mo sa water, ginanon ko lang sa ano ko, sa tubig ko. Tapos yun ang ininom ko, kaya nakapunta ko dito. Kasi noon, mahina ako. Nanghihina ka, Nay. Talaga. And then, dahil sa blessed... Oh. Lapit kayo sa microphone, Nay. Oh, ganun. Dool pa, Jod. Hindi, mahalwati. Okay na. Okay. So, ngayon, Nay, lumakas ka? Oo. Wow. And then, dun na nag-ganyo si Tatay? Actually, maraming beses na kami nag-usap. Tungkol sa faith namin. Ang problema lang, we cannot choose. Hindi kami makapili kung ano talaga ang saan kayo magpasako. Kaya nag-pray na lang ako sa God para makapagbigay ako ng desisyon ko. Kasi tumatanda na ako. Totoo. Tapos, Juan, nakita ko na kailangan ng tao na meron ka talagang pinagkakatiwalaan sa buhay mo. Mahina daw yung iba kundi ang God. Ano? So, Tay, ano ba yung bakit naka-decide ka na lumipat sa 68 years Baptist, at despite niya ang daming pang humihikayat sa iyo na lilipat sa kanilang simbahan. Ang naka lapit ka konti dito, Tay. May nag-comment ito, mahina yung ating audio. Okay na. Ang naka-convince sa akin, yung
yung misis ko, merong iniindang sakit ngayon. So, para last year yon nakapag nagpa-konsulta kami sa iba't ibang hospital, sa mga doktor sa iba't ibang hospital. Hina siya. Naghihina na siya. Marami ng doktor na pinunta namin. Halos lahat ng mga diagnose ay nagpinpoint sa abdomen niya. And then, Tay? Yung diagnose niya na may mass siya sa abdomen at saka affected na yung kidney niya. Apektado na rin yung gallbladder niya. Hanggang pumunta kami ng iba't ibang hospital. Hindi, nag-albularyo ka pa. Pero pumunta din kami ng mga albularyo. Ilang albularyo, Tay? Dalawang albularyo. Tapos may habak, tinanggal ko. Mabigat na mabigat sa katawan yung habak. Parang ang init. O ano ba yun? Tinanggal ko pag nung naka-ano ko sa ano mo, punto por punto, nakita ko, sabi mo, yung habak is passes sa hibin, o sa hibin sa imperial. ID sa demonyo. Mutang ako, pagkabatin ako ni Ana, yung narinig ko yun, tinanggal ko talaga. Tinanggal ko talaga. Yung ilabay na, kadi ko ni Ana, palayo na. Malakas ka na ya. Oo, sukan na, nagsimula nung ano mo, yung blessing mo na ginanon ko sa water ko. Yun lang talaga. Yun lang. Kasi mahina na siya, hindi siya. Palagi na lang nakahiga. Bisa pa merkado, hindi ka hindi, ako. Hindi, napumunta ng merkado ako na nalang. Yung holy. Siya na tanan, ang laba tanan. Sa kanya na tanan. Yan sa holy exercise. Water, siya lang mismo. Siya holy exercise water. Oo. Yun lang. Tinapat niya lang sa, ano, tinapat niya lang ginanon sa lang. Ginanon baso. Ginanon. Sa live. Oo. Nagla-live ka kasi noon eh. Tapos itinapat niya yung cellphone. Pero ngayon, malakas na ha? Oo, nakapunta na nga ako. Nakapunta. Hagna. Buhol. Nakapunta na nga kami doon. Kapunta na sa Buhol from Leyte ha? Pero sa amin, grandfather, kahit ganito, ganun lang kalayo. Talagang sumasakit na itong dito ko. Sumasakit na. Pero ngayon, nakaabot na ka sa Buhol. Kaabot ako ng Buhol. Sa tubig lang. Sa holy and exercise ng water po. So, Tay, ano ba yung maliban sa nag-improve yung kalagayan ni nanay and then nakinig kayo sa mga aral ng simbahan, well, nakikinig ka, ano ba yung realization mo? Na ano ko, na confirm ko na meron talagang power na power from God na ibinigay sa simbahan mismo. Kaya kasi nang nakita ko sa kwan ba sa ministry last time, almost 2 weeks na ako nag-attend ng kwan. 2 weeks na kami nag-attend ng catechism. Maraming mga instances na talagang ang impact ng power ng God andyan. So, dama-dama mo yung presensya ng Diyos. And then, maliban dyan tayo, i-compare mo ang Iglesia Katolika sa mga simbahan na tatag ng tao. Anong masasabi mo ngayon? Na, ngayon lang, by the way mga kapatid, ngayong itong suot ko ngayon, dahil bago lang tayo nagbautismo sa kanya. Ngayon lang alauna, nagbautismo tayo kay tatay. Dahil 68 years, 2 buwan pala silang laging sumusunod sa programa natin. And then, dahil sa from time no, sa mga oras na noon, simula nang nakapanood sila mga 2 months ago, ay naka-decide si tatay na ang simbahan pala na Iglesia Katolika ang tunay, no? Tama. And then akala ko na isang doon na sila magpa-bautismo sa kanilang parokya pero hinihintay nila hanggang ma-comply yung mga requirements, no? So catechism and then mayroong mga requirements sa office natin and then meron na siyang baptismal certificate ngayon. Asan yung baptismal certificate niya? Andyan po sa baba. Oh? Inaayos. Ay, inaayos na. Inaayos. Oh. And then ngayon ay ganap na po siya nasakop sa
Iglesia Katolika po. Na, just imagine, 68 years. And then for 2 months na lagi na kayong sumusubaybay from first day na eh. Mawala na gali ang probinsyano. Nawala na daw yung probinsyano. Actually noon, ang pag... So, yung sinasabi na sumisimba ka lang kapag may kasal, may may binyag, may patay, yun. Kasi hindi naman ako Katoliko. Kaya tapos malayo naman ako sa simbahan ng Baptist na hindi naman ako masyadong sumisimba. Pero yun lang, parang ngayon na kumbinsi ko na talagang sarili ko na kailangan ako sipiran para sa buhay namin. Mm-mm. So, kasi malaki ang role ni God sa buhay namin eh. Naghirap kami sa pagtitiwala namin sa isa't isa, andyan siya. So, kung wala si God, siguro wala na kami. Totoo. And then, hindi ka ba nagsisisi sa decision mo ngayon? Hindi naman. At in-improve ko lang sa wife ko na how responsible I am. Amen. Eh, dahil, for 68 years, tapat ako sa kanya. Although, mayroon mga setback. Mayroon akong mga setback sa alunduwi nung bata pa ako, na may lakas pa tayo. Mm-mm. Pero, pinagsisihan ko na yun. Amen. And then, yan po ang magandang balita, mga kapatid. Hindi natin lubos akalain for 2 months lang nakikinig sa programa natin. Si tatay, hindi pinili ni nanay. Hindi. Nanonood lang sila araw-araw, hindi na sila makapanood ng probinsyano. Hindi. Si Mrs. lang mahilig sa probinsyano. si nanay lang pala. And then, pagpunta nila dito, halos araw-araw sila pumunta sa office on Thursday to Sunday para sa prayer of healing and then the sacrament of confession. And then si tatay ngayon, dahil nakatanggap na siya ng sacrament of baptism, dalawa po yung impact, pagkuha ng kasalanan, hindi lang yung original sin, pati na yung actual sin, yung mga kasalanan mo noon, yan ang kapangyarihan ng sacrament of baptism. At hindi lang yan, paghugas na nilinisan ka na ngayon sa mga dungis ng kasalanan mo, actual at original sa ating mga sa una nating mga magulang si Adan at si Eva, at ngayon nilinis ni Kristo sa pamagitan ng tubig sa bautismo. So sabi niya, hindi ka makapasok sa karilan without the baptism, John chapter 3 verse 5. At ngayon sa sunod na mga araw may plano na sila for public wedding na, you know? And then they become public dahil iba-iba yung pananampalataya nila, pero ngayon isa na at matatag na ang pananampalataya ni Tatay Orville at ni Nanay Raquel. Ano bang naramdaman mo ngayon ay na si Tatay ay happy, no? So yung mga anak ninyo na ay apat, no? Apat, malalaki na. At yung mga apo ninyo, meron na kaming apo sa tuhod. Irigit mo sila, yung mga anak mo. Hello. sa Leyte sila. Sweetie, nandun sa Dubai yung sa Dubai. Tapos yung pangalawa, nandiyan na sa Cebu. Yung pangatlo, nandun sa Australia. Yung bunso, yun lang ang nasa Kananga. Yung bunso, kasama nyo ngayon. Yung mga apo mo. Yung mga apo mo, malalaki na. Yung eldest namin jam. Is 24 years old. Oh, malaki na. Oh, eldest yan. Yung pinakabunso is 4 months. 4 months. Apo sa tuhod. So, malaki na. It is a great miracle, mga kapatid. Malaki itong milagro. Itong atunay na milagro is conversion of the heart. Dahil hindi basta-basta ang paglipat, no? Though he is not active to baptize, pero namulat siya doon. 17 years old yan, no? Lagi kang nagsasamba doon. And palipat-lipat kami ng ng trabaho at ng tirahan namin. Tapos na permanent na kami sa Kananga. Tapos yung meron naman mga Baptist Church, pero hindi naman ako sumisimba. Simula pa
So, kung ba? Parang, sabi ko, wala, parang isa akong daga na wala akong lungga na pupuntahan. Isang daga na walang lungga. So, ngayon, meron ka ng lungga. At tunay na iglesia pa. Tunay pa na simbahan ang pinili ni tatay. So, ang daming humihikayat ni tatay, pero ngayon ay nandito na siya sa tunay na simbahan, no? So, patuloy lang kayong makinig, tay at nay. At excited din ako sa kasal nila sa susunod na mga araw. Just imagine, ha? The power of listening. Dahil kapag makikinig ka lang, mabago yung pananaw natin. Mabago yung ating isipan. Mabago yung buhay natin, katulad ni tatay. Akala ko umuwi na sila, eh. Dahil hindi ako naka-entertain sa kanila ng mataas na oras. Dahil ang daming mga tao na pumibisita sa atin. Pero nakita ko yung determination nila. Sabi nila sa akin, Father, hindi kami uuwi kapag hindi mabautismuhan. So, ngayon, hindi lang sa salita nila, no? Ginawa talaga nila. No? Tinupad talaga nila. Very sincere. May unity yung salita nila sa kanilang gawa. At si nanay ay bumuti yung pakiramdam. Hindi siya makalakad ng malayo. Lagi lang nakahiga sa loob ng kwarto. Pero ngayon lang ako akala ko yung sharing ni tatay yung kanya lang. Pero ngayon lang ako na-amaze sa sharing ni tatay dahil sinalin niya si nanay. Dahil bumuti yung kalagayan ni nanay. Isa yun. Totoo talaga yun. Kasi nasyak ako eh, pag sabi niya, di. Punta tayo ng buhol. Punta tayo ng buhol. Yun ko, walang kaya mo? Sabi niya. Parang walang sakit ngayon, no? Ang lakas. Hindi nga siya manahinawala eh. Sabi ko, punta tayo ng buhol, di. Kaya mo. Kaya ko. Sige na, magbawang tayo ng tubig. Gusto niyang makarating dito at makita ka. Ngayon ko lang nalaman na si nanay pala ay may healing testimony. Yung akala ko, yung conversion story lang ni tatay. Pero si nanay pala ay may laki. Siya ang nag-guide. Malaki ang nakakumbin sa akin na, kuhan ba, sa power ng Panginoon. Na kahit pala sa malayo, aabutin ka ng kapangyarihan. Imagine mo, Father, wala akong intake na kahit anong walang gamot. Medicine. Wala talaga. Dahil galing na kayo sa doktor, di ba? Ayaw ko talaga ng gamot, Father, kasi masisira yung kidney ko. Yung tubig mo, yun lang talaga ang ginagamit. Holy and exercise water. Ang tubig ng simbahan. Hindi, doon pa sa amin. Ginanong ko lang sa cellphone. Yung blessing. So yan po, mga kapatid. Kaya nagpalakas sa kanya. Yun lang talaga. Para makarating kami dito. After 2 days ang or sarap, ganyan, 3 days, wala, okay na. Iko sige, ipakita ng kita buhol tanaw ta ano Father Darwin natuta magpahilin ko ano. Ang pasalamatan namin ay lumakas lakas na siya talaga. Pero hindi na totally na cure na siya kundi hinihintay pa rin namin. Meron ng malaki improvement na laki. Salamat sa Diyos. And then yan po, sana mga pare nakikinig ngayon, huwag niyong ipagdamot yung blessing ninyo dahil kayo lang po ang pag-bless. Hindi lang ako, baka masentro sa akin. It is centered in the sacrament. It is centered in the church. Being entrusted the power of Jesus in the church. Kung makapag-abot man yung mga ibang sekta, lalo-lalo na ang simbang katoliko, dahil siya ang nakatanggap ng susi. Kung nakagamot man yung hindi nakatanggap ng susi, nagbasa-basa lang ng Biblia, lalo ng simbang katoliko, tatag ni Kristo, may apostolic foundation at may historical sense. Yung iba walang historical sense, mga nonsense lang, no? History lang, hindi history, no? Yan po, no? Sa ating blessing, every Sunday lang po yan. Meron ding live, di ba? From Thursday to Sunday, magla-live din tayo using our Facebook page sa ating live. Ako rin, Father, nag-bless at ininom ko araw-araw si Ermelita Filinho pa lang, no?
So maraming nanood sa atin tayo. Powerful talaga ang church prayer. Totoo talaga yan, Father. Kahit online blessing lang, pero naiba talaga yung lasa, naging holy water talaga. Kaya pinapainom ko na sa mga anak ko, no? Si Filma, no? Grabe yung mga pananampalataya ng mga kasamahan natin, no? No, maraming salamat, kapatid. And then, meron ka pa bang isi-share tayo? Yun lang na sa lahat na nakikinig ngayon, yung testimony namin na mag-asawa, sana magiging isa ring paraan, daan para kayo mismo ang mag-desisyon sa inyo sarili kung para saan talaga kayo. Mm-mm. Dahil isa lang ang may kapangyarihan sa lahat. Totoo. Ang God lang. Totoo. And then, tay, kahit pa hindi gumaling si nanay, nanatiling tunay ang simbahan, no? Dahil siya naman ang may kaloob. At hindi naman tayo para sa mundong ito. Kung kukunin tayo lahat sa Panginoon, walang problema. Dahil siya naman ang may-ari sa atin. At pagalingin man tayo at sa hindi, ang pinaka-importante, nasa Panginoon tayo. No, yan po ang pinaka-malaking milagro. Hindi lang pinagaling si nanay, pinagaling din si tatay sa kanyang pananampalataya. No, lumapit na siya sa simbahan. Just imagine, Kananga, Leyte. Malayo ba ito sa sentro, tay? No, poblasyon kami. Ah, poblasyon. Isang baryo lang. Sa syudad? Sa syudad ng Ormoc, layo-layo. Malayo. Parang 30 minutes. Ah, parang hagna. Malapit lang, mga 30 minutes from here. So, yan mga kapatid. Sana na-inspire kayo sa buhay ni Tatay Orville. Yung, almost 2 weeks na kayo ngayon, no? Na dahil hindi agad-agad tayo magbautismo without catechism. Doon sa catechism, hindi natin sila i-force, no? Sila talaga ang mag-decide by their own volition, mga kapatid. Hindi maganda eh. I-force natin yung tao na binging sako. Sila talaga. Si tatay talaga ang nag-decide nito, hindi si nanay. Siya talaga ang nag-decide na lilipat sa simbahan na tunay. So yan po ang magandang balita natin sa inyo kay at Nanay Raquel at si Tatay Orville Bayubo po. Yeah, God bless sa inyong at sa inyong dalawa na, and then excited po ako sa inyong kasal sa sunod na mga araw dahil yun lang ang hindrance, yung pananampalataya ni tatay. Pero si tatay ay nagpabautismo na ngayon. So yun po ang pinakamagandang balita po. Ay maging matatag tayo sa pag sa ating pananampalataya kay Kristo. May nag-ano dito tayo, si Yam Montijo. Yes, Father, dako, kaayo og tabang sa ako ang water at tanang mga sacramento 2014. Diagnose ko og brain tumor since 2024. Wala ang tubig lang ni mo may akong giinom. Thank you, Father. So, si Yam Montijo. Pero hindi nga... So, 2014, 10 years na nilabay, no? Tinuod yun na, Father, maski online blessing, daghang na kasi natin na ng holy, powerful sa sacramental. Salamat po, nag-rejoin sila. Hindi naman natin yung kapangyarihan ng simbahan na binibigay ng Diyos sa simbahan. So, sana ma-inspire po yung mga kaparian. Hindi lang po ako, lahat ng pari po ma-inspire nito. At si living witness si nanay, no? Parang walang sakit, o tingnan. Parang walang sakit. Lalong bumata, no? Pasalamatan ko lang na may improvement, Father. Oh, malaking improvement. Oh, imagine talaga. Ka, nag-travel ka ng Ormoc, Kananga, Ormoc, tapos punta ng Cebu, Cebu. Cebu, Tagbilaran. Tagbilaran to Valencia. Valencia. So, wala pa kaming kaalam-alam kung saan kami pupunta dito. Oh, my good. Parang Samaritan kami na nakilala. Sabay sa van. Tinuro kung saan kami pupunta, saan kami mag-stay. Salamat sa Panginoon. May talaga ang paglakad ng pagpunta namin dito. So, praise the Lord. Very inspiring ang mga realization ni Tatay Orville. Wala kaming planong mag-interview ngayon lang after sa bout. Dahil gusto ko na isi-share yung mga insights ni tatay, pero na-connect pala ni nanay yung testimonya. Hindi po ito scripted, mga kapatid. Actual.
actual, and then sabi nila binabayaran daw yung mga nagtestimonyo. Ininervyos nga ako. Ininervyos ka. Humingi ng tubig eh. Merong mga kapatid natin na babalektaran yung mga sinasabi natin, binabayaran yung mga nagtitestimonyo, mga scripted daw. Pero totoong-totoo talaga ito galing sa puso. Sabi ko ni tatay, huwag kang relax ka lang, tay. Just speak from your heart. No? From your heart. It is not scripted, mga kapatid. No? It is speaking from the heart of Tatay Orvel, Nanay Raquel. So, yan lang po. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless. At kita-kita tayo sa, ano, pupunta tayo sa, ano, tay, this coming, pakita ko muna, babasahin ko muna yung ating pagbisita sa Diocese of Butuan. May bisita tayo this coming, ano, this coming, this week po. 21? Oh, sa 20, basahin ko na lang ha. Nandito yung mga schedule natin para sa pagbisita natin sa Diocese of Butuan and Diocese of Surigao. Ito po yung schedule natin, pinupost na natin. Sa September 22, sa Don Francisco Bagol Sports Complex, Alegria Surigao del Norte, Diocese of Butuan po ito. Magsimula tayo sa 1 p.m. until 4 p.m. na talk, and then Misa, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi po. Sa September 23, Ladgaron Gymnasium sa Claver, Surigao del Norte. Ang misa natin 9 a.m. until 10 a.m. Ang talk natin 11 to 1 p.m. lunch break time, and then 1 p.m. So mataas ito, no? Ang talk natin. And then September 24, Lady of the Pillar Parish, Surigao del Sur. Ang mass natin alas 10 hanggang alas 11. And then, talk natin, lunch break, 1 to 5 ang talk natin. So, kikita-kita tayo sa Diocese of Butuan and Diocese of Surigao. At si Nestor Bernalis, mayong hapon, Father. Salamat sa Diyos na lamdagan nila huna-huna. Huwag dibalik, nasa tinood niya simbahan. Praise the Lord. Si Marilo Miado, God bless po. Father Darwin, napakasipag ninyo sa evangelism, pag-deliverance. Wala kayong inaaksayang oras o panahon. Praying for you and sa lahat ng punto por punto. Salamat po. Watching from Riyadh, Saudi, Father, si Mr. and Mrs. Gonda, 2010. Welcome to the family, bro and sis. Si tatay lang. Ano ha, bumalik. Si nanay ay katoliko na. La Arne Garyon, wow, amazing conversion to Catholic faith. Very much welcome, brother and sister in Christ. They are destined to the true church. Welcome home, tay. Si Maria Ruby Aquino. Salamat po sa blessing, Father. Love it po. At na dapat Kananga to Hilungos, Hilungos to Ubay. Ah, may ibang ano pala, ruta, pero pinilan nila ng Cebu. So yan lang po, mga kapatid. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Fighty Maria, that accept thee with a humble heart po. God bless, pagandang hapon. Okay, tay. Grabe, ay. Thank you, the best. Thank you. Nag-share dyan mo tayo.